Hello mga ka-chan! This is Romel and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video mga ka-chan, magro-routings rebond po tayo. Ayan po. Tingnan nyo po ang ating routings here, rebonding po mga ka-chan. Kasi po, rebond na po siya last year and then may color po yung buhok niya. So ang ginawa ko po yung puno muna ang niloto ko. So ayan na po ang ating customers for today. Ayan, di ba? And then, bababad po natin after 25 minutes. Saka po natin ibababa ang gamot ng rebonded natin na gamot para sa buhok. So, ayan na po mga katsa. Nababa ko na po siya after 25 minutes. Tapos, ibabad mo lang po ng ilang minuto. Bali, tansyahin mo lang na luto na siya bago po natin siya hugas mga katsa. So, ayan, hugasan ko na po. And then, i-blower na po natin. Kailangan talaga ito yung tuyo, yung buhok ng ating customer po sa pag-blower bago po natin plansyahin para naman po maiwasan ang pagka-damage ng buhok ng ating customer mga katsa. So, ayan, tuyo na po siya. So, kailangan natin plansyahin ng panipis-nipis po mga katsa. So, ang plansya po na ginagamit ko ay dalawang plansya po yan siya. Bremode po yan siya mga katsa, ang plansya na ginagamit ko. Ceramics po yan siya mga katsa. So, ayan na po mga katsa. Ganyan lang po ang ating paggawa or pag-rebond mga katsa. Kailangan po talagang plansyahin ng maigi at manipis-nipis po ang pagplansya mga katsa para na rin po sa kagaganda ng buhok ng ating customer mga katsa. So, yan sa nakikita nyo po ang before and after kanina. Hindi naman po siya masyadong kulot. Although, meron naman po siyang meron lang po siyang malalaking wavy ba yung buhok niya. Hindi po siya talaga super kulot mga katsa. So, hindi naman po siya mahirap i-rebond. Pero, ang nagpahirap lang sa kanya is yung kulay niya kasi mahirap talaga i-adjust ang medisina sa rebond na buhok kapag may kulay yung buhok. Ganun ba yun? Parang nalito ako. Charot, ano ba? Ayun, basta mahirap po siyang lagyan ng gamot kapag may kulay yung buhok. So, ayun na po mga katsa. Bali, nagpapakulay po siya ulit. Bali, rebond with color po tayo ngayon mga katsa. Bali, ang color na nilagay ko sa kanya ay Dust 00 mga katsa. Yan po ang number ng color na nilagay ko sa kanya. So, ayan. Yan mga katsa. O, diba? So, after ilang minuto, titignan natin kung may color na ba yung buhok niya. Hindi din naman natin pwedeng isobra sa minutes mga katsa sa pagbabad sa hair color. Kasi nga po, yung hair color, meron na po siyang strong ammonia. So, once rebonded yung buhok, nagkukostin siya ng sunog mga katsa or nasisira din ang buhok ng ating customer mga katsa. So, yan po mga katsa. Nahugasan na po natin ang ating step 2 and then na-blower na po natin siya ng bonggang-bongga pag-blower to yung tuyo po mga katsa. And then, ayan, paplansyahin na din po natin ng papinong-pinong pagplansya mga katsa para naman po sa or para naman po mapenetrate talaga ng buhok ang init ng plansya mga katsa. So, yan. O, di ba, bagsak po talaga siya mga katsa. O, di ba? So, maraming salamat po sa aking customer. Actually, bagong customer ko po siya. Customer daw siya ni ate noon. So, ayan, first time ko po siyang hinawakan ngayon. So, ayan na po yung kanyang color mga katsa. Bali, light lang po siya. Ayan. Bali, yung kulay niya sa baba, yun pa yun po yung dating color niya po mga katsa. So, sa akin yung ibabaw lang po yung nakuluran. And then, ayan, so far, ang ganda naman po ng resulta, nagustuhan naman po niya. So, thank you so much gang, thank you so much. Maraming salamat po sa tiwala talaga sa buhok niyo sa akin. Thank you so much, thank you, thank you, thank you. And then, by the way po, waiting pa po ako niya ng tatlo, meron pa pong dalawang customer, bali tatlo po yan sila. So, after po niya, may dumating pa po ng dalawa. So, hindi ko na po nakuna ng video. Kasi nga po, parang
ayaw daw, ano ba yung tawag doon? Parang na-short na po, nakulangan na po kami sa oras kasi hapon na po sila dumating mga 5 p.m.